Mr. Yang, tinanong po kayo ni Senator JV in Mandarin ba? Mandarin ko yun kasi baka hindi makaintindi kaya minandarin ko na. Pipigayin ko na yung natitirang Mandarin. Hindi rin kayo marunong mag-Mandarin? Chongwon. Chongwon. Ni siya Philippine rin ba? Chongkoran man? Ha? O niyo, chanche zai farmali ma? Aso sa ma? Tama? Mandarin pa rin po yun, Mr. Yang. Ano nga, what does it stand for? Siguro, Daddy and Arnel. Wow, ha? Galing mong gimbento talaga, yes, ano? Yes po talaga yung alarm. Ang bilis mong gimbento, ang bilis ng pick-up mo, ha? Alice, nakapunta ka na ba sa Happy Penguin? Ano pong exact location po? Poblasyon? Sa Sual po. Meron pa ba iba? Your Honor, hindi ko po kasi alam kung ano yung... Oh, Sual? Meron po ako napuntahan po na isang resort po. Pero nung time na yun, wala pa naman pong pangalan ako nakita. Anong ginagawa mo dun? Binibisita mo boyfriend mo? Unang-una po, hindi ko po boyfriend si Mayor Dong. Pangalawa po, pumunta po ako para mamasyal po. Sino kasama mo? Sino kasama mo nung pumunta ko sa Sual? Wesley po. Wesley, kapatid mo? Ano ginawa niyo ron? Bakit ka pumunta sa Sual? Inibitahan ka ni Mayor Dong? Hindi po, umikot lang po kami. Kaya nga, paano mo nga nalaman na may resort doon? Inibitahan ka ni Mayor Dong? Hindi po, magkikita niyo naman po eh. Magkikita naman po. May ginagawa kasi that time na parang A-house po, A-frame na house po. Tinikna lang po namin. Alright, nung pumunta ka ron sa resort, magkakilala na kayo ni Mayor Dong? Opo, magkakilala po kami ni Mayor Dong. Pareho na kayo Mayor noon, no? At the time? That time po, opo. Ha? Opo. Wala pa kayong matamis na pagtitingin na nun? Your Honor, wala po kami dalawa relasyon. Okay. Information obtained disclosed that sometime in 2022, there was a vessel aground in the vicinity of Sual waters. Correct? And said vessel has Chinese passengers who was then transported to Bamban, Tarlac, Pogo Hub using two buses owned by the municipality of Sual. And information obtained revealed that there has been a rumor circulating in their town that Kalugay, as mentioned by Senator Joel Villanueva earlier, pawned the town of Sual for 1 billion pesos. 1 billion pesos pa nga. Accordingly, he used some of the money to buy a helicopter which he gave to Go as a gift to impress her. Gano'n ko totoo? Hindi po totoo po yun, Your Honor. At least sinasabi ko yung nag-gather ng intelligence unit natin, ha? Relatedly, SP Pro Tempore, if I may interject. Kaugnay nung tanong mayor ni SP Pro Tempore, gusto ko pong humingi sa KAAP ng flight records ng helicopters na associated kay Guo Huaping, pati yung black box recordings ng mga ito. Andito ba ngayon si Director Tamayo or ibang kinatawa ng KAAP? Wala ka. Okay. So magko-communicate na lamang po ang komite sa KAAP para dun sa black box recordings at ano pang flight records ng mga choppers kaugnay ni Guo Huaping. Salamat, SP Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. At madalas makita yung mga pick-up vehicles ng Municipality of Sual na may stickers ng Municipality of Sual dun sa Municipality of Bamban. Ano ginagawa ng iyong mga service vehicles ng Sual dun sa Bamban? Hindi ko po alam, Your Honor, po yon. Laging di mo alam, ikaw mayor, di mo alam kung sa... Napakaliit lang ng bayan mo eh. Hindi mo alam kung ano nangyayari. Anyway, okay, si Alice Go owns the color Pink Fish Farm in Sitio Mangas but was registered under the name of Luz Aki, a Filipino national. Yung Alicel,
kung saan na kinoin yung pangalan yung dalawa, Alice and Seldo, Sel, located in Bacuen, Sualpang Kasinan, was found to be registered with Sheila Go as its registered owner. Sheila, ikaw ba may-ari nito? Alicel? Hindi po. Sagot po. Hindi po. Ay, pangalan mo nakalagay dito, ikaw may-ari ng Alicel. Sino nagpapirma sa'yo? Hindi ko po alam. Kaya nga, ikaw ang registered owner nitong Alicel? Hindi ko po alam. Eh, pumirma ka, di ba? Ikaw ang, ano, ikaw ang may-ari? Oo. Ha? Hindi ko po alam. Paano hindi mo alam? Ikaw nga may-ari. Ha? Hindi ko po alam. Nasaan yung, nasaan yung, ano? Nasaan may-ari na? O sino may-ari kung hindi ikaw may-ari, Sheila? Hindi ko po alam. Eh nakalagay nga sa DTI na ikaw may-ari ng Alicel. Oh, ngayon hindi mo alam. Hindi po. Alam mo, nilift na ni Madam Chair yung contempt. Kakalift lang po, SP pro tempore. Hindi ko po talaga alam. Baka ito oh. Alicel Aqua Farm, Sheila Lialgo. Oh. Ikaw may-ari. Gusto mo ba makulong ulit diyan? Hindi ko po alam talaga 'yun. Hindi mo page pa. Tingnan mo ha, iha. Kasi pag i-deny mo na public document 'yan, iha. Aminin niyo na kasi. Booking na, ayun nyo pa umamin. Oh. Hindi ko po talaga alam. You know, Sheila, I might be forced to reconsider the decision of our chairperson. Hindi ko po talaga alam ito. Oh, sino nag lapit sa inyo na gawing ikaw may-ari ng Alicel? Wala naman. Kinausap ko, kilala mo ba si Mayor Dong? Opo. O, hindi ba siya nagsabi sa'yo na o, ikaw na kunwari may-ari nito? Hindi po eh. O, si Alice Go? Hindi din po. O, paano naputa yung pangalan mo dyan? Hindi ko po alam talaga. And this is a public document that I've shown you, that we've shown you earlier. Paano na? Hindi ko po talaga alam ha? Ito. Ano? Hindi ko po alam. Okay. Accordingly, alam mo, naawa na rin ako sa'yo eh. Nahawa ka na sa pagsisinungaling nila. Gusto mo bang... Hindi ko po gusto talaga mo bang tumagal, alam. Alam mo, na-lift na nga yung contempt order sa'yo eh. Tapos, nagsisinungaling ka pa. Ilang araw ka na nakulong dito sa Senado? May dalawang linggo, sure. Tatlong linggo? Gusto mo ba madagdagan? Magre-recess na kami. Hindi ko po talaga alam yan, sir. Aminin mo lang kasi yung totoo. Hindi ko po talaga alam paano ko aminin. Okay nga. Sino ang nag-udyok sa'yo? Wala po eh. Na maging may-ari nitong Alicel, itong Alicel Aqua Farm? Wala po. Paano nga napunta yung pangalan? Wala ko alam ano, may magic? Talaga. Bigla nilang mag-isip ang ano, lagay hindi pangalan mo? Hindi ko po talaga alam. And accordingly, there was also a business name, Alicel Consumer Goods Trading, registered under a certain John Michael Paran Mayrong. Kilala mo ba itong si John Michael Paran Mayrong? Ako po. Si John Michael Paran Mayrong, kilala mo? Hindi po. Alice Go, kilala mo? Hindi po. Mayor Dong? Kilala mo itong John Michael Paran Mayrong? Hindi ko po kabisado, Odor. Kukuha po ako ng copy para po dyan. Honor, okay. Mag-produce po kami. Sinabi mo rin kaibigan na anak mo, itong John Michael Paran Mayrong? Hindi po, Your Honor. Yung Joseph po ang naintindihan ko po noon, yung Joseph. Joseph? Mayrong po. Baka kapatid.
Hindi po ako. Okay, information obtained that Alicel Aqua Farm and Alicel Consumer Goods Trading were both established by Kalugay and Goo. Alam nyo, these are public documents already. Hindi magsisinungaling yung mga dokumento, Mayor and Alice. Aminin nyo na kasi totoo. Do you have a business partnership? Yun lang ang gusto namin. Wala kaming pakialam kung magnobyo at nobya kayo. We don't care a bit. We want to establish your partnership if indeed these corporations are used for money laundering activities. I don't care. Si Madam Chair won't care if you have a relationship. Puso naman yun eh. Oh. Ano? Do you have a business partnership? Wala po kaming business partner po ni Mayor Alice ko po, Your Honor. Alam mo, I don't like to dwell on your romantic relationship anymore. Alam na ng buong Swal, alam na ng buong bayan, alam na ng buong Pilipinas na meron kayong relasyon. Based on the facts that we have presented to you, yung mga business corporations, it's very obvious. Alicel, saan ba na ko yung Alicel? Di ba sa pangalan ninyong dalawa? Yung DNA, Dong and Alice, di ba sa pangalan ninyong dalawa? Dong Goo, Dong and Goo. Mapapagkailangan po ba yun? Parang ano, love team yun eh. Di ba? Oh. Wala naman po talaga, Your Honor. Wala po kaming pinagsamahan po kahit isa pang, kahit isa na negosyo po, Your Honor. Talaga ha? Kahit ito mga binanggit na namin mga korporasyon na kinuin yung pangalan mo? Pangalan ninyo? Ha? Opo, Your Honor. Yung Donggo. I-chichiko po yung Donggo, Your Honor. Ha? Hindi po sa amin yan, Your Honor. Wala po kaming pagmamayari at wala rin po kaming negosyo po ni kahit ni isa. Parang ano nga yan? Dong yan? Katnel? Ano? Katnel ba? Katnel. Oh. Kinoin yung pangalan nyo eh. Okay, DNA. Sa'yo? Sa hindi, inyo? Hindi rin po, Your Honor. Cheryl, ang nakalagay, oh, may-ari ng DNA, yung partner mo, Arnel Salindong. Yes po, Your Honor. Ha? Yes po, Your Honor. Nasaan siya? Oh, do you know anything about this? Yes po, Your Honor. What do you know? Sa kanya po yung DNA. Sino may-ari niya? Siya? Si Arnel po. Yung partner mo? Yes ano po, nature Your Honor. Of business nito? Actually, yung daddy po niya yung nag-finance niyan, Your Honor. Ha? Daddy po niya yung nag-finance niyan. Eh, yung bang partner mo, empleyado ng Swal? Hindi po, Your Honor. Kundi, saan siya nagtatrabaho? Wala, yun lang po. Yung DNA lang po. Nag-empleyado ba siya ng Swal nung araw? Dati po, sa SB po. Kailan? Kailan? 2019, I think. Sa Bamban? Hindi po, Your Honor. Never? Never po, Your Honor. Ano nature of business itong DNA? Pharmaceutical po. Sa gamot po. Ah, sa gamot. Bakit DNA? Si daddy po kasi niya. Daddy and Arnel lang po yan. Ang simple lang po niya ni. Kahit simple ba dyan, malaki, tinatanong ko lang. Yes po. Bakit DNA? Kay daddy po kasi yan talaga. Kaya nga, hindi ba Dong and Alice yun? No po, Your Honor. Eh, ano nga, what does it stand for? Siguro, daddy and Arnel. Wow, ah. Galing mo gimbento talaga, yes no? Po talaga, Your Honor. Ang bilis mo gimbento, ang bilis ng pick-up mo. Kasi madali, DNA, ha? Yes po talaga. Daddy and ano? Si Arnel po. Ano yung D? Si daddy po. Anak ng patola, saan na tayo pupunta rito? Madam, since I move that we extend this hearing to another day kasi marami pa akong tatanong and
because of lack of material time, marami ang magtatanong. Andiyan si Senator Bato, Senator Win, at si Senator JV. Sana magkaroon ulit tayo ng isa o dalawa pang hearing, that marami pa ho tayong kailangan tanungin sa ating mga resource persons. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat din po, SP Pro Tempore. Totoo, marami pang tanong at may ilan pa dyan na nagsasakit-sakitan pa. So we will do that, SP Pro Tempore. Ngayon, just before I recognize Senator De La Rosa, one quick question sa CAAP kay Attorney Joy Gabriel. Meron po ba kayong flight records at saka yung black box recordings ng mga helicopters na related kay Guo Huaping? Madam Chair, we already coordinated this with the concerned services. We will get back on you on that, but we will comply, Madam Chair. Thank you very much, Attorney Joy Gabriel. You have the floor, Senator De La Rosa. Thank you, Madam Chair. in relation to your question, Madam Chair, may we know from CAAP kung nasa custody ba nila itong sinasabing helicopter? Nasa inyo yan? Attorney Joy Gabriel. The helicopter, I believe, is not under our custody, but we've already annotated the freeze order of the Court of Appeals on the certificate of registration of the helicopter of Ms. Guo. So indeed, it is really existing unit. Meron talaga yan? Yes, Madam Chair. Ms. Guo owns a helicopter. We did find a helicopter under Ms. Guo's name in our registry. Thank you. Salamat. Madam Chair, I just would like to go back to my opening statement para kay General Raul Villanueva. You're around. According to PNP CIDG Chief, Police Major General Leo Francisco, kayo raw ay umamin na ang inyong sinabi ng sa Senate hearing last week ay purely rumors lang. Is it correct? General Villanueva. Good afternoon, Madam Chair. As I have stated the last Senate hearing, Madam Chair, that I considered it as rumor. In fact, I dismiss it as rumors because I don't have any confirmation at all. I don't have any verified data. Because as of now, PAGCOR is very much concentrated on running after or helping our law enforcement agencies in running after the big... Gusto kong i-direct yung aking mga katanungan kay Cassie dahil siya yung sa mga papeles na nakita namin kay Cassandra. Sentro siya sa mga papeles na nakita namin at sentro siya sa pangyayari dito sa Porac Pogo Hub. So, umpisahan ko, Cassie, ilang taong ka na ngayon? 24 po, Mr. Chair. 24 ka na ngayon. At nakita ko sa mga dokumento nung nag-umpisa ka maging involved sa Porac Pogo Hub. Ilang taong ka na nun? You mean sa Pampanga po? In sa Porac. Ilang taong ka nung naging involved ka doon? Hindi naman to self-incriminating kasi tao. I'm sure alam mo na, no? Ilang beses ka na pumunta sa house. So alam mo na yung pwedeng sagot. Ano yung hindi pwedeng 19 sagot? Po. 19. Nung naging involved ka sa Porac Pogo Hub. At ano ang position mo doon at 19 years old? Oh, 19 po, nag-representative po ako. Ano 'yun? 19 po, nag-represent po sa Lakasot. Pakilakas nga. Nung 19 po, nag-representative po ako ng Lakasot. So nung 19 years old ka, naging representative ka ng Lucky South 99. Tama? Anong taon 'yun? What year was that? 2019. Okay.
And ano yung mga, as representative, ano yung mga responsibilidad mo sa Lucky South 99? If may need silang papers. At ano yun? If meron po Miss Cassie, baka para mas klaro, pwede niyong tanggalin yung mask niyo. Hindi kasi namin maintindihan. The chair just allowed Ms. Gohwaping to retain her mask dahil sinabi ng mga doktor dito sa Senate, niintay pa yung lung clearance niya. But please, salamat. Thank you, Madam Chair. Go ahead. Bali po, pag may other documents na need ang Lucky South, yun lang po. Pag may ano? Documents na need. May kailangan silang dokumento. Opo, okay. May papalakad po sila. May papalakad sila. Ano yung mga dokumento na linakad mo at that time in 2019? Meron pong lono. Lono? Opo. Yung linakad mo para sa Lucky South 99. At alam mo kung ano yung lono? Ano ibig sabihin ng lono? No objection po. Letter of no objection. Yes, so, po. Ibig sabihin, pag binigay ito ng LGU, pwede na mag-operate yung POGO sa lugar na yon. Tama? Wala silang objection, itong LGU. So, pwede na silang mag-operate. Correct? Opo yata, Mr. Anong Chair. LGU yung in-applyan mo? Porak po, Mr. Porak Chair. Porak LGU. Yes po. Okay. At nakuha mo ba yung lono? Yes po, Mr. Chair. Okay, so naging effective ka sa pag-apply at pagkuha ng lono. Paano ka naging representative ng Lucky South 99? Paano ka naging representative? Hindi ko po na maalala by that time po eh. Paano hindi mo maalala? No? Noong time na yun. At 19 years old in 2019, hindi naman malayo 2019, that's 5 years ago, paano ka naging representative ng Lucky South at pinagkatiwalaan ka nila na ikaw ang mag-apply ng kanilang lono at nakuha mo? I think noong time na yun, hindi po talaga ako yung dapat na mag-a-apply ng lono. Hindi nga, paano ka naging representative? Yun ang tanong. Bali, nautusan lang po. Paano ka nautusan? Ginawa kang representative, di ba? Sino ang nag-appoint sa'yo as representative? Magbigay ka ng pangalan. Yung manager po. Anong pangalan? Charlotte. Last name? Hindi ko po sure yung last name na. Ang alam ko, Chinese name is Shelley. Spell mo. Hindi ko po sigurado yung spelling ng Chinese name. Siya ang nag-appoint sa'yo as representative ng, itong si Charlotte or si Shelley, ang nag-appoint sa'yo as representative ng Lucky South 99. Yes po, Mr. Chair. And gaano ka katagal sa Lucky South 99? Nagtrabaho? Nag-representative lang mang po ako, pero not totally nag-work for Lucky South po. Gano'ng katagal ka naging representative ng Lucky South? Tuwing kailangan lang naman po, Mr. Chair. Hanggang ngayon, representative ka? Nung huli po, nung para po sa PAGCOR po. Sa PAGCOR. So from 2019 all the way to 2024, kung pumunta ka sa PAGCOR. Basta correct? Po pag kailangan lang kailan po, ka pumunta ng PAGCOR? Last year po, Mr. Chair. So 2023? Yes po. So almost 4 or 5 years, representative ka ng Lucky South 99. Basta po pag may need po, Mr. Chair. Nag-apply ka ba sa Lucky South 99? Paano ka nakapasok doon sa Lucky South 99? Paano ka nakapasok sa Lucky South sa 99? By that time po, pinakilala lang po si Charlotte sa akin. So, yun po. Sino nagpakilala sa'yo kay Charlotte? Hindi malayo yun, ha? Yes po, Mr. Chair. So, nagtrabaho pa din. You're 19 years old.
malamang siguro first trabaho mo ito at pinakilala ka, may nagpakilala sa iyo kay Charlotte. So sino nagpakilala sa iyo? Sorry po Mr. Chair, hindi ko nang po matandaan. Bakit hindi mo matandaan? Hmm. Kung paano ka, sino nagpakilala sa iyo? Diba, may taong nagpakilala sa iyo kay Charlotte, 'di ba? Yes, so sino itong taong 'to na nagpakilala sa iyo? Hindi ko na po siya matandaan kung ano ulit yung name niya. Yung name niya po, hindi ko na po matandaan. Lalaki ba siya, babae? Lalaki po. Sa mga simpleng tanong lang 'to. Lalaki po, Mr. Chair. Lalaki pero siya. Yung name, I'm not sure. Ako, hindi ako naniniwala na hindi mo alam. Naalala mo si Charlotte? Hindi mo naalala yung nagpakilala sa'yo kay Charlotte? Madam Chair, Senator yes, Sherwin. Yes, go ahead. Senator De La Rosa. Yeah. I think, Madam Chair, our resource person is inventing her answers. It's quite clear to me that she's inventing her answers because napaka-basic na mga tanong yun. At bakit pa siya magtatanong doon sa kanyang lawyer sa likod for advice? Ay, very basic information yun. At saka yung sinabi niya na siya daw ay napunta sa Lucky South 99 because yung manager na si Shailen, at tas lumalabas pa according to him na ang manager ang pinakilala sa kanya. Parang lumalabas na siya ang boss. Yung manager ang pinapakilala sa kanya, instead kung siya ay nagtatrabaho, siya ay mag-apply ng trabaho, dapat siya ang pinapikilala doon sa manager. Di ba? So parang tayong pinaglalaruan dito sa mga tanong natin. I would like my observation and to help the questioning of Senator Sherwin Gatsalian. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator De La Rosa. O nga po, napaka-basic ng questions, Ms. Cassandra. And I hope that the counsel is just advising his client, not coaching her what to say. Dahil hindi naman kailangan ng coaching sa napakasimpleng mga tanong. Senator Sherwin. Thank you. And I would be more than happy to receive assistance from the former chief of police of our country who has probably 40 years under his belt in investigation, interrogation, analysis. So ako po ay masaya po at na matulungan po ni Senator Bato sa mga ganitong questioning. Cassandra, ito mga basic na tanong lang to. At alam mo naman, pag nagsinungaling dito, meron rin kaming kapangyarihan na i-cite ka in contempt at madedetain ka rin dito. Kaya wala naman tong hindi mahirap na sagutin. At inaasahan namin na magsabi ka lang ng totoo at hindi kami naniniwala na 5 years ago nakalimutan mo yung nagpakilala sa'yo. So, my next question, Madam Chair, is sino si Jiang Jie? Isa po siya sa incorporator po ng Lucky South. Okay. And ano ang kanyang papel? Si Jiang Jie? President po ng Lucky South noon. President siya ng Lucky South? Opo. Sino naman si Julian Linsangan? Parang bagong incorporator po ng Lucky South. Hindi ko po siya kilala. Hindi po siya kilala? Opo. Nakausap mo ba siya? Nakita mo ba siya? Through video call one time lang po. Si Julian Linsangan? At, opo. Ikaw ba ay nagkaroon ka ba ng interaction sa kanya? Wala. Nagka-video call lang po once. Kailan 'yun? More or less. Last year po. Last year. Mm-hmm. Kay Jiang Jie na presidente ng kumpanya, ano yung kanyang responsibilidad bilang presidente ng kumpanya? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Pero nagre-report ka sa kanya? Hindi po. Bali, pag Lucky South, may needed lang naman po. Tsaka ako nagtatrabaho. Representative ka, di ba? From 2019 to 2023. Yes po. Hindi po buong, pag may needed na papers, documents lang naman na need lakarin po. Correct nga. Opo.
Kanino nga kumukuha ng instruction? Meron pong assistant po. Ito ba si Charlotte? Sometimes sa kanya. Opo. Siya ang presidente ng kumpanya, ikaw ang representative? Mm-hmm. Pero hindi po sa kanya. Never ka kumuha ng instruction sa kanya? Kung hindi ako nagkakamali, parang never po. Never ka kumuha. Okay. Opo. My next tanong ko naman sa whirlwind, no? Ito mas involved ka sa whirlwind, tama? Yes po, Mr. Chair. Okay. Ano ang papel mo sa whirlwind? Corporate Secretary po, Mr. Chair. At? Isa lang? Isa lang ba ang iyong position sa whirlwind? Incorporator po ako ng whirlwind po. Shareholder ka rin ng whirlwind, di ba? Opo. 58% ang 58% po. Pagmamayari mo. At nakita rin namin sa... Malabas nga yung GIS. Sa latest GIS, ikaw ay treasurer ng whirlwind. So, dalawa position mo. Concurrent ka, corporate secretary at treasurer. Opo. Tama? Okay. Huwag ka magsisinungaling dahil meron kaming records. Ano ang responsibilidad ng corporate secretary? Corporate secretary po, bali, everything naman po dumadaan po sa akin pagdating sa whirlwind po. De, anong responsibilidad ng isang corporate secretary? Basta po, like, every documents naman po dumadaan. So, lahat ng dokumento dumadaan sa'yo? Pag whirlwind po, opo. Pag whirlwind, okay. So, lahat ng dokumento, corporate papers dumadaan sa'yo? So, walang dokumentong hindi dadaan sa'yo? O walang dokumentong hindi lalabas ng hindi dadaan sa'yo? Tama? Almost po, pero opo. Okay. At kailan ka sumali sa whirlwind? Mr. Chair, regarding sa whirlwind po, I invoke my right against self-incrimination. May kaso na po kasi sa... Sa anong kaso? AMLAC po. AMLAC, may kaso ba? Sa alam ko, Attorney wala Arpon. Pang napafile eh. Money laundering po, Mr. Chair. Attorney Arpon. Good afternoon po, Your Honor. May na-file po kami na money laundering complaint po. Kasama po si Ms. Alice Guo in relation to the Bamban case, Your Honor. This Bamban case, correct? That's right, Your Honor. And that's why mamaya pupunta ako sa Whirlwind and Lucky South. May na-file na ba in so far as Whirlwind is concerned? Your Honor, yung investigation has been concluded. The papers is now being routed to the council members for the filing of bank inquiry and freeze order. Yeah, may na-file na ba na case for now at this point sa Whirlwind? So Whirlwind, in so far as Ms. Cassiong is concerned, yes, but that is in relation to the Bamban. But so Whirlwind, Your Honor, yung sa investigation report namin for bank inquiry and freeze, it's being routed to the council and we're seeing that a bank inquiry and freeze will be filed this week or next week, sir. But today, no case has been filed in so far as Whirlwind in Lucky South is concerned. None at this point, Your Honor. Correct. So there's nothing to invoke because there's no case. Mr. Chair, I think under investigation po yata. Yeah, pero wala namang case. So anong invoke mo? Pag bukas, sinabi nila hindi na nila ifa-file dahil makita nila defective, and then wala ka ng case. Mr. Chair, is still under investigation pa po yung regarding sa whirlwind, mapa whirlwind or Lucky South. Yeah, but you can po only invoke it as when a case is already filed. Ito hindi pa nila fina-file. In fact, hindi pa nga nila sigurado kung ifa-file nila o hindi. Mr. Chair, advice po ng abogado ko to invoke. Kasi maaari pong gamitin lahat ng sasabihin ko dito. Yeah, pero mali ang advice ng abogado mo dahil wala pa nga ang kaso. So, ang tatanungin kita ulit, kailan ka sumali sa whirlwind? Mr. Chair, invoke my right against self-incrimination po kasi maaari pong gamitin ng
lahat ng sasabihin ko dito. At Madam Chair, tinatanong lamang anong petsa ng pagsalin mo sa whirlwind. Correct. A simple correct. Matter of fact. I think 2022. Sa whirlwind? Kailan ka naging parte ng whirlwind? Naalala mo kanina sa Lucky South. I'm sure maalala mo rin sa whirlwind. Kung hindi po ako nagkakamali, 2019. Well, based on sa records, 2019, naging corporate secretary ka in September 25. And then 2019, December 19, naging treasurer ka concurrently. And then from then on, from 2019 to 2024, officer ka ng Whirlwind Corporation. At napakabata mo para maging corporate secretary ng isang kumpanya. Yan ang nakita kong medyo kakaiba. In fact, karamihan dito sa kwartong to at 19 nag-aaral pa. No? In iba siguro nasa senior high school, in iba nasa kolehiyo, ako nag-aaral pa ako noon. But ikaw, corporate secretary ka na ng isang real estate company at ikaw ay isang representative ng isang POGO company at 19 years old. Madam Chair, with the permission of Senator... Senator De La Rosa. Yung sabi mo, batang-bata siya at 58% ng shares ay sa kanya. 58%, so majority shareholder siya. Siya lang mismo. So may we know from the resource person, Madam Chair, kung sinong who owns the rest of the... Kung 58 shares siya, merong 42 na remaining shares. Pwede malaman kung sino may-ari ng remaining 42? Ms. Cassandra, please. Permission of Senator Wynn? Sino pong may-ari ng balance na 48% shares? 42% shares dahil sa iyo yung 58% shares. I-check ko lang po sa SEC po, Mr. Can you give us the answer during this hearing? Kasi baka may follow-up questions ang mga colleagues ko. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Wynn. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Senator De La Rosa. No, you don't have to try, Ms. Cassandra. Again, matter of fact. Itanong nyo lang sa SEC and then pakisagot yung tanong ni Senator De La Rosa. Well, Senator Sherwin. Thank you, Madam Chair. Well, dito sa records namin, yung remaining is isang nangangalang Daniel Salcedo, Duan Ren Wu, Chona Alejandre, Xiang Tan, at Jinggu. Ito yung, if I'm not mistaken, the remaining... lang yung tanong, nag-file ka ba ng tax return o hindi? Mr. Chair, meron na po akong parang tax audit po na letter na po. So, any na possible ko po sabihin dito, pwede po nilang gamitin. Well, ngayon, dahil ini-invoke mo yan, papakita ko yung certification ng BIR na wala kang na-file na tax return. So, ang tanong namin ngayon, saan mo nakuha yung capital para ilagay dito sa Whirlwind Corporation na bumili ng halos 10 hectares ng lupa sa Porac, Pampanga, no? Na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. So kung ang portion mo is 58%, more or less, ang dapat mong ilinabas ay about 600 million pesos. No? So wala kang tax return, 19 years old ka nung pumasok dito. So ang tanong namin, saan nanggaling yung pera mo? Mr. Chair, regarding naman po sa if topic na money po, I invoke my right against self-incrimination kasi possible po akong kasuhan. And may kaso na rin po ako sa AMLAC. Again, iba nga yung kaso mo sa AMLAC. Yung kaso mo sa AMLAC, walang connection yun sa Porac. No? Yes po, Mr. Chair. But, so I want to ask BIR. Nasaan ba yung BIR? Possible po nila kung kasuhan. Is BIR here? Simpleng fact.
facts. Okay? At this point, itatawag ko na si Senator JV para sa kanilang mga tanong. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Just like to ask first Mr. Tony Yang. No? Tony Yang, nakaintindihan ka naman Tagalog, no? Or Tagalog ba? Ni kay so Chongun o Philippine? Mr. Yang, tinanong po kayo ni Senator JV in Mandarin ba? Minandarin ko yun kasi baka hindi makaintindi. Kaya minandarin ko na. Pipigain ko na yung natitirang Mandarin. Hindi rin kayo marunong mag-Mandarin? Chongun. Chongun. Oh. Ni siya Philippine rin ma? Chongkoran man? Ah. Are you Chinese or Filipino? Chongkoran. So, ang ano niya, Madam Chair, that he is Chinese, inamin naman po niya. Do you have anybody na ipakitranslate po, do you have any participation in Farmali, no? O niyo, chance ay Farmali ma? Kaso sa ma? Tama? Mandarin pa rin po yun, Mr. Yang. Pakiulit, Miss Caroline. Ting po ta ching chu. Ta zai wen ni, ni yo chan yu zhe ge Farmali gong si ma? Sama Farmali gong si? Farmali gong si, ni yo chan yu ma? Mei yu. No. Mayo. Okay. Wala daw. Do you have any participation in Pogo? Niyao Chan Chai Pogo ma? Do you have participation? Sige. Yung mayo chan yi Bo Chai Gong Si ma? Mayo. Mayo din. Wala din daw. Okay. Kilala ba niya si Wei Xiong Lim? Nin ren shi Wei Xionglin xian sheng ma? Wei Xionglin ming ji, zhe ge ming ji wo bu ren shi, yao kan xiang pian cai zhi dao. I don't know this name, maybe I need to check the photo so that I can confirm. Wei Xionglin, Senator JV, pinakita namin kanina yung litrato ni Wei Xionglin kay Mr. Yang at sinabi niya na nare-recognize niya yung tao. Or Alan Lim or Jeffrey Lim. Yes, pakita natin ulit yung photo. Go ahead, Senator JV. Wei Xiong Lim ay nephew po, Madam Chair, of Tony and Michael Yang. And he was arrested in 2003 in Tansa, Cavite for 1,000 kilograms no, ng drugs no, sa drug lab. So 1,000 kilograms, Madam Chair. Medyo malaki-laki rin po yun. So yung inaano ko lang dito, si Tony Yang and Michael Yang, connected din po dito kay kanyang nephew, connected po sa isa sa ano no sa isang who's a known drug lord because ano siya 1000 kilo nag big time po siya no 1000 kilograms sa sin bato medyo malaki-laki noon no mabig 1000 kilograms 1 ton yes one ton drug lab. Okay, anyway, mag-shift lab po ako kay ano Ma'am Alice. Alam ko bang pagod na kayo, no? Last week, tapos 13 hours kayo doon sa house, no? Tapos dito na naman tayo. Pero siguro interesado lang ako sa inyo ulit sa pagpasok sa inyong political career. Paano ka nagsimula bilang mayor? Sabi mo nga, lumaki kayo sa Tarlac. Sino po ang nag-suporta sa inyo, no? I understand si former mayor Feliciano, siya po ang tumulong sa inyo. Mr. Chair, sa mga leaders, sa mga ibang tao po, siya pa yung tumulong. Abali, mga leaders niya, nung tumakbo ka dahil baguhan ka, no, ay pinrovide niya yung mga leaders niya sa'yo? Opo. Bali, ikaw ay dating negosyante, no, yung meron kayong farm, yung QJJ, bago ka pumasok ng pagka-mayor, tama? Opo. So, gaano kayo kalapit kay Mayor? Sayang, Madam Chair, no, since Mayor Feliciano, former mayor, he did not show up today. So hopefully in the next hearing pumunta po siya because I'm interested, Madam Chair. At inisyuhan na natin siya ng subpoena, Senator JV, sa motion ng SP pro tempore. Thank you, Madam Chair. So paano kayo nagkakilala? Nung nagnenegosyo ka pa, nung mayor siya, doon po kayo nagkakilala?
Opo, Your Honor. Pinuntahan ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa mayor's office. Nag-courtesy call po, then from there po, naging magkakilala at naging magkaibigan po. Pero nung nag-last term po siya, na kayo po ang tumakbo bilang mayor ng Bamban, gayon kayo po ay nanegosyo. Nung panahon na yon, kayo ay nasa farm. Bakit kayo po ang tinulak niya, hindi yung kamag-anak niya? Madalas kamag-anak eh. Pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Your Honor, hindi naman po tinulak. Last term na po siya and he's running for Congress. Ako naman po, childhood dream ko rin po talaga. And during the time po, tinanong po niya ako kasi he will be running for Congress po. And after a while po, nag-decide po ako to run for the position po. So ito yung first, ano nyo sa ano, no? Hindi kayo naging official, kahit ano, ano exposure from business, no? Kayo ay naging pinatakbo bilang mayor. Opo, tumulong po siya and together din po with the lineups din po, tinulungan din po ako ni former mayor po. Pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya? Sabi mo kanina, tumakbo siya bilang congressman, no, sa distrito dahil nag-last term siya. Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman gusto lang niyang makakuha ng campaign funds mula sa iyo? Dahil understand, kayo ba nag-finance ang campaign ng buong team mo at kay Mayor Feliciano bilang congressman? Your Honor, negative po. Wala po akong minigay po sa kanya na any campaign fund. And I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, kasi na meron akong resulta dito, Madam Chair, noong 3rd Legislative District sa Tarlac, pangatlo po siya eh, no? Kasi kung seryoso siya, that mayor siya, incumbent mayor, sana man lang pangalawa, no, independent. So, doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga sa kanyang pangapanya. He was a poor third doon po sa distrito, no? Dito po yung resulta ng halalan. Anyway, I would have wanted to ask Mayor Feliciano, Madam Chair, probably hopefully next hearing, kasi po si Mayor Feliciano was also involved, kung naaalala niyo po yung hearing noong 2015-2016, yung tungkol po sa Canadian waste, no, that was brought in the country, at nagkaroon po ng, naaalala ko kasi yun eh, kasi sa, para sa Bamban din ho yun, meron ho landfill doon, and I understand, Madam Chair, that the Sangguniang Bayan of Bamban, already had an ordinance na banning passage of waste materials going to the landfill. Pero binito po ito, no? Ni former Mayor John Feliciano. So hopefully next, I would want, hopefully in the next hearing. So ang punto ko po dito, Madam Chair, kung dati po, isang illegal na bagay, Canadian waste, no? Na pinagbawal ng kanilang Sangguniang Bayan na dumaan sa kanila, binito niya yung ordinansa para makadaan po, makapagtapon ng mga basura at waste from Canada going to Bamban. So kaya medyo sabi ko para naalala ko lang 2015. So just for the record of the committee, ibig sabihin na kung siya po ay willing na payagan isang illegal, eh maari pong pagpasok ni Alice, hindi pa na kung siya bunga po ay Filipino citizen or Chinese citizen, kahit na legal, illegal, eh kinundon ho ni Mayor Feliciano. Hopefully in the next hearing, Madam Chair, he will be here to answer these questions. I'll go to ano.